Hello again mga ka-Israel. Ito uli si Pastor Man. Gamit ang aking Israel 150N kasama ang aking anak na naka-Lbox. Ay nag-ride kami papunta sa Lipa, Batangas. At dahil nga mayroong mga protocol restriction pa rin sa ating mga biyahe, ay naka-encounter na naman kami ng isang checkpoint. Sa Lipa, Batangas po. Dito rin nasubukan ang aming pong GoPro Hero 4 at ay iba pa namin mga action cam. Okay sir, diretso na kayo sir. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po kami, alam po kuya. Thank you. Malaking pasyasket tayo ah. Ano sa akin, hindi lang halata. Thank you. Please like, subscribe, and hit the bell. Panoorin mo, tapusin mo video na ito. Pero bago lahat, okay, introduction na, muna. Thank you po. Doon ba kayo? Ano, ibabay? Okay na po, naka-record na. Hey! Oo! Tanggas, di pa? Hello! Okay. Sige tayo, pasok. Hello again mga ka-Israel, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Depende kung ano oras mo pinanood ang video na ito. Ito ulit si Pastor Man. Ang ating tatalakay ngayon sa ating ride ay yung tinatawag po na Motorcycle Rider's Code Revitalized. Ano ha? Kasi minsan ko lang po tinapik ito sa ating mga previous vlogs. At ngayon po ay tatalakay naman natin ulit. Gamit naman po ang acronym ng Motostar. Tapusin mo ang video na ito at maraming mahalagang bagay ang iyong matutunan dito po sa ating topic po na ito. Siyempre, lalong-lalo na doon po sa ating Bible meditation portion ng ating po video. Nasubukan din ang aking ginamit na langis para sa aking Israel 150 laban sa init at sa lamig at ulan. Hindi tulad nung ano, pagka tanghali, mga alas 11 pa ano. Medyo. Okay, so umpisa na po natin sa letter M ng Motostar. M stands for most dangerous. Three words from a rider is, hey, watch this. Ano yung sabihin po nito? Maraming po mga rider na gusto magpasikat na uwi po sa trahedyang kalang mga ride kasi gusto pong ipakita na mas magaling siya kaysa sa ibang mga rider. Ang problema ay hindi lang naman siyang nadadamay pagka nagkaroon po ng aksidente sa daan. Kaya sana kung magra-ride po tayo, huwag nating isipin ang kayabangan. Next is letter O. O stands on record, most of the motorcycle accidents are caused by the nut that connects the handlebars into the saddle. Anong ibig sabihin po nito? Ano po yung nut na sinasabi dito? O sino yung nuts? Yun po yung mga rider. Tayo po. Minsan sinisisip po natin ang kalidad ng ating mga motor o factory defects o yung specs or brand o China made na sinasabi. Pero ang totoo, ang aksidente, kalimitan, dahilan ay ang mga rider. Pag nagdadrive na nakainom, buyat, sobrang pagod, pero pinipilit pa rin magmotor. Next is letter T. Letter T stands for the first motorcycle race took place when the second motorcycle was made. Now, sabi nga talagang naka-imprint na sa dugo ng mga riders
ang ayaw po na maunahan sa kalsada. Kapag may umoprotect sa kanya o sa atin, gusto rin nating habulin, but it leads to a dangerous situation. Now, para maiwasan ito, kapag tayo po ay nalampasan, huwag nating isipin na kinarera tayo. Magbubuon tayo. Think it not personal. Baka sadyang nagmamadali lamang siya. Another letter O, O says one important rule in a group ride is getting there first is optional, but getting there safe is mandatory. Ano ibig sabihin po nito? Now, lalo na po ngayon na usong-usong mga group ride. Ang goal ng isang rider ay hindi mangarera o mauna sa pupuntahan. Kung alam din lang natin ang ating pupuntahan, ay hayaan mo na silang mauna. Ang goal ay dapat makarating doon ng safe. Wala, kahit naman nakachineras dito sa ano. Ayun. Next letter is letter R. Letter R stands for riders experience difficult roads that often leads to a beautiful scenery. Now, gaya po ng mga previous ride po natin, lagi po mayroong mga difficult roads, mayroong po mga obstacle, pero worth it naman pagdating po sa target na destination. Now, gaya din sa buhay po nating lahat na lagi po mayroong mga rough roads, problems, trials. Now, don't give up. Hope in God. Kaya laging sinasabi po natin, ride safe with prayers. Hapoy sa aming paglalakbay ay nakita namin ang madilim na area sa aming pupuntahan. Mukhang makakaramdam ng ligo ang ating motor. Very good. At sa aming paglalakbay ay hindi rin namin na-expect na meron pong mga checkpoint na haharangin pa rin kami. Nako, may checkpoint tatay. Magandang hapon po. Papunta po kami ng sa Lipa, Batangas po. Hindi pag na ito po ay agent po ng isang tuktok unit. Hindi pa kami gano'ng nag-alala kasi kompleto naman kami sa travel pass. Magkasama po kami, anak po yan. Malaki pa dyan kita yan. Mano sa akin, hindi lang halata. Thank you, thank you. Okay ka na, anak. Okay na, tay. G. Thank you po. Now, letter S stands for settle in your mind that no road is too long when you have a good company. Gawa nga tayo ng ano, ng parang sticker, father and son. Yung best nga tatay. Pagawa lang tayo ng ano, ng patch. Having a good company to ride with make your riding pleasure, joyous, and wonderful experience. Pagka mayroong road problems, especially, sila din ang tutulong po sa iyo. Kaya walang iwanan sa mga ka-easy ride ni Pastor Man. Now, letter T. Letter T stands for the only impossible journey is the one you never begin. Now, ang sabihin po nito, I'm very glad to say that I enjoy every minute of my rides with my family, my wife, my son, and my daughter, and even my vlogging journey. It's been 1 year since I started, but praise God, I continue doing it by the grace of God. How about you, my dear friend? Pwede mong maibang takbo lang yung buhay. Start a new journey with God as we go to our Bible meditation. Ah, ganun nga po yun. Iyon yung ano nun. Now let's go to our Bible meditation this time. Our first verse is found in Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, which says, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. And the second verse is found in Luke chapter 18, verse 27, which says, And he said, The things which are impossible with men are possible with God. In the first verse, we find a word which most of the motorcycle enthusiasts and riders excited and love to do.
Ito po yung salitang lean. Yung ano? Opo, yung pong banking-banking gaya po ng mga may zigzag road uphill na ating dinaanan kanina. Maging sa Impanta at Timon at Quezon, Maralaki at Tagaytay. At kung saan man na meron po mga zigzag road na napakaganda mag-leaning. Now, ito yung mga favorite places ng mga riders. You see, the art of leaning for a motorcycle needs a gradual and constant practice. Mastering our skills in doing that takes a lot of consideration. But the thing is, we must understand that we all need the protection and guide from God. He is the only one we can lean on in this life's journey. At sa pamamagitan ng kanyang salita, He said, He shall direct thy paths. Hindi niya pinangako na walang rough and tough roads ahead. But He promised in the second verse that with Him, all things are possible to those who will trust in Him. Kaibigan, nagtiwala ka na ba sa Kanya? He is the way, the truth, and the life. He is Jesus Christ. Receive Him today before your life's trouble ends. Batangas, here we come. Pupunta ng Batangas. Look at that. Susugod tayo. Uy, kumukidlat pa doon sa may banda doon. Kamidlat ba kamidlat? Ano kaya? Dapat tayo mag-ano na? Hindi pa yan tatay. Pagka may pumitipitik-pitik na ano, na ulan. Sabi ng rider na, ano lang yan, ulan lang yan, rider kami. Now as we continue our motorcycle rider's code, we are on letter A. Letter A stands for All Riders Agree. I don't ride to add days to my life. I ride to add life to my days. Ano yung sabihin po nito? Now, truly, we cannot by all means add days sa buhay po natin. Tanging ang Diyos lamang. But this quotation says, by riding, we can have the joy and the pleasure and stress reliever from our rides. Pero tumili. Pag nasa kotse ka kasi, ay kita mo yung tanawin in a box. Pero kapag nagpumotor ka, ay hindi lang nakikita mo yung tanawin, na-enjoy mo yung tanawin, at nalalanghap mo ang hangin sa iyong paligid. Napipil mo yung lamig ng hangin, at napipil mo yung init ng panahon. At yun ang kakaibang feelings ng nakasakay sa motor. Now, this is the last letter in our motorcycle rider's code. Ito po yung letter R. R stands for Riders Don't Wait for Storm to Pass, but True Riders Learns to Ride in the Rain. Ano yung sabihin nito? Now, gaya ng buhay, rain features of the trials of life that sometimes we need to pass through. It is designed by God with a purpose, kaya hindi na pagsubok sa buhay natin. Kaya nga, we need the Lord through the storm. And thank God, walang storm o ulan na nagtatagal. Ah, dito pala daan. Now, sa sobrang haba ng aming ride from Pila to Limbang-Tangas at pabalik, ay hindi kayang i-upload sa video po na ito. Kaya may part 2 po ang ating video. So, I hope maabangan po natin sa susunod po nating vlog. And I hope you will like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Now, it's shoutout time! Shoutout po sa ating po mga bagong subscriber. Ito po ay sila Jerry Sarino, Jun Reperzo, Katek, Aris Pribaldo, Nomad Moto, Southern European Life, ARF14, Mitch Bautista, Game Short, at sa lahat po ng ating 641 subscribers. Salamat sa patuloy niyo pong support sa ating hong mga vlogs at video. So sa lahat po ng ating mga subscriber, I hope mag-comment kayo concerning dito po sa ating motorcycle rider's code. Nakarelate ho ba kayo?
Kung nakarelate kayo, share nyo naman sa comments below. At dahil nga nakita namin na posibleng magkaroon ng malakas na pagbusang ulan sa aming pupuntahan, ay ready kami at meron kami yung daladalang tigisang raincoat jacket at saka pants. Sige, libre. Coming up next, yung part 2 ng Pila Lipa, Lipa Pila Rides. At ganoon din naman, patuloy natin pag-uusapan yung Motorcycle Riders Code. And this time, pag-uusapan naman natin yung acronym ng salitang East Ride. Camera, mamapasa. Ayan, dito tayo sa likod ng So ituloy si Pastor Man. Cell mo ko, igigilig ko rin. Lagi sinasabi po natin, to God be the glory and ride safe with prayers. Paalam!